elementarya taong 2004 bilang salutatorya. Sa mga magulang panauhi, sa mga konsihal, sa mga guro, at sa mga magsisipag tapos, binabati ko po kayo ng magandang hapon. Pero totoo pala po at seryoso ang imbitasyon sa akin. So, hindi ko naman po kayang tanggihan ang kung saan po ako nagmula at hindi ko po kayang tanggihan ng paaralan ito kung saan ako nagsimula. Then suddenly naisip ko po ang buhay ko at mga aral na napunod ko dito sa paaralan ito na maaari kong i-share sa inyo sa araw na ito. Dito po sa Molinete, alam ng ating mga magulang ang hirap ng buhay. Dito po ako nagtapos ng elementarya. Pumapasok po ako na 5 piso lang po yung bawa ko. 3 piso sa umaga, 2 piso sa hapon. Pinagkakasya ko po yung sa isang maghapon. Pero hindi po ako nagreklamo sa aking mga magulang dahil alam ko ang hirap ng trabaho ng tatay ko. Construction worker po ang tatay ko at ipinagmamalaki ko po yun. Matustusan po ang aking pag-aaral. Maswerte po ako sa inay at sa tatay. Dahil pinalaki nila ako na puno ng pangaral. At nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid ko na tumulong sa akin upang maisakatuparan ko yung aking mga mitiin sa buhay. Kaya kayo mga magsisipag tapos, ipagmalaki niyo po ang inyong mga magulang. Dahil hindi habang buhay nasa tabi natin sila. Amen. Sa mga magsisipag tapos, alam mo ang saya na nararamdaman nyo sa araw na to. Sa pagkakaya sa intablado at pagkuha ng inyong mga sertipiko. Pero wala nang higit na sasaya sa inyong mga magulang. Nagumigising ng maaga para magayos ng mga pagkain at babaunin ninyo papasok. Kung hindi sa masisipag natin mga magulang, wala tayo sa pagtitipo na to para sa selebrasyon ng inyong pagtatapos. Kaya mahalin po natin ang ating mga magulang. Hindi po dito nagtatapos ang hirap ng mga magulang nyo sa pagpapaaral sa inyo. Tutugtong po kayo sa sekundarya at kolehiyo at mas madami pa po kayong makikilala. Darating ang araw na magkakaroon kayo ng barkada. Maiimpluwensyahan kayo ng ibang tao pero huwag niyo kalimutan ang mga pangaral ng magulang sa atin. Huwag po tayong magalit pag pinagsasabihan tayo. Lagi po isipin natin na walang ibang tao na nakakaalam ng mas makabubuti sa inyo kundi ang inyong mga magulang. Huwag po tayong magreklamo at sumagot bagos isipin natin ang ating pagkakamali at itama ito. Dahil ang mga pagkakamali ito kasama ng pangaral ng ating magulang ay magiging aral at mapagpupunan natin ng inspirasyon balang aral. Amen and amen. Ishinare ko po sa inyo yung aking karanasan dahil gusto ko po isaisip yung mga magsisipag tapos na hindi po handang nakahirapan upang makamit nyo ang inyong bitiin sa buhay. Thank you. Maraming salamat po sa ating panahon ng pandanan.